Sa video na to mga par, i-flex ko yung post ni Wala Sa Uso. Thanks for sharing sa ideas na ito. Kasi same kami ng fire detection system, Consilium. Yung concern niya is bakit nakailaw yung disablements. So, na-stress daw siya. So, ginawan ko ito ng video para maliwanagan din yung iba. So, sa system natin dito mga par, same lang tayo. Consilium din. Ito yung mga luma na Consilium na gawa nila. Yung model na 2014 to 2018 yata, yung installation na ito. Pag pindot ka ng isang button dito mga par, yan yung nakita nyo dyan, iilaw siya. Yung parang light orange. Tapos, iilaw din yung disablements. Which is, normal lang siya. And then, ito, sinubukan ko itong ano, lagyan ng fault or lagyan ng delay. So, ganito lang yung ginagawa dito par. Iano lang, explore lang din. Tapos, kasi may mga bagay talaga na hindi natin ma-explain kumbaga, lalo na dito na nakailaw sa disablement kahit naman walang fault or walang naka-disable. So pag mga ganyan mga par, sa akin inobserbahan ko lang talaga yan siya, tapos bago ako maggawa ng troubleshooting, kasi kaya natin yan parindigan, or kung may question yung mga chief engineer natin or kapitan bakit may ganyan, maano natin yan, mapakita sa kanila kung bakit ganyan. Tapos yung importante dyan, yung hindi mag-ilaw yung fire, yung pre-alarm, yung fault, tsaka yung dito sa gilid, yung system fault, ganyan takes, dapat hindi yan siya mag yung walang ilaw, dapat ganyan. So yun yung normal na sa Consilium. Nakasakay din ako nung nakaraan, 2 months yung kinuha namin yung bagong barko. Pag pindot mo ng isang button dyan, wala talagang ilaw lahat. It means na okay yung disablement, walang ilaw. So yun yung mga latest na Consilium mga par sa detection system nila. So ito naman, parehas tayo par, kay Wala Sa Uso. Dito nag-try ako ng yung delay ng time. Nilagyan ko siya ng 00 hour 5 minutes. Kaso hindi niya tanggapin par. Hindi siya magtanggap ng diretso ka ng 5 minutes. Dapat lagyan mo pa rin ng hours. So sa mga bago na Consilium, pwede yan siya par. 00 or 05 ganyan. Ibig sabihin, 5 seconds yun. Yung mga latest nila na Consilium, maganda yung pagka-upgraded na siya kumbaga. So dito nag-explore din ako para makita nyo paano mag-disable ng alarm delay. Lagyan, so dito talaga may siya. Mag-start siya ng 1 hour talaga sa mga luma na sistema. So yan yung timer, then hour, then minutes. So inulit ko 00 hour, then 5 minutes. Tapos enter ako or okay. So ayaw talaga. Hindi nila tanggapin yung time na yon, 00 mag-start. So explore ko lang para maipakita ko sa inyo, tapos kung lagyan ko ng disablements. So dito lang naman, punta ka ng apat lang yung araw na yan, araw left, araw up, ganyan lang yan. Hindi ganong kahirapan yan par. So pag mga ganyan na nag-ilaw siya, normal lang yan siya. Tapos dito sa alarm delay, tapos araw right. Tapos yung password natin din dito para halos parehas lang yung Consilium. 4 na 3 or yung sa latest na model nila, 4 na 2 din 4 na 3. Sa crew, 4 na 2 din sa parang sa service yata yung 4 na 3. Ganyan lang yung nila, password. Hindi ko kabisado yung ibang password kasi hindi ko rin, wala din sa manual yung service password nila. So dito lang yung crew password, yung 4 na 3. So yan,
binasihan ko yung time 13:19 para malaman ko kung ilang minutes mawala yung disablement. So yan, naglagay na ako na ano, alarm delay. So tinanggap niya yung 1 hour 5 minutes. So 1 hour 00 minutes. Tapos yan, inobserbahan ko lang yan. Tapos yan, may nakasulat na na alarm delay kanina, wala yon. Alarm delay, 0 yun kanina. So ngayon, mayroon na tayong nilagay. So mayroon na isa na disablements. So pag, kung tanggalin mo yan dyan, ibalik mo lang sa normal, mag-reset ka lang naman yan lang siya kadali. I-reset mo lang siya, mawala yung alarm delay off. Yung ganyan. So kung mapansin nyo yan, 13:24. Almost 5 minutes par. Nawala yung disablements. Tapos nawala din yung mga ilaw sa button, yung sa right corner. Tapos dito, alarm delay off, mayroon pa rin ilaw kasi hindi natin tinanggal pa. So ganyan lang pal. Disablements normal lang. Tapos 5 minutes dito sa system namin bago mawala. So ganyan yung sistema niya. So thank you sa sharing, Wala sa Oso. At least malaman din na iba sa mga baguhan. At least hindi na sila magtanong na ganyan para yung sistema sa mga lumang consilium na fire detection. Kung bago mo yan, so at least may idea na tayo. So ganyan, pag pindutin mo uli yung ano, button, mag-ilaw na naman siya. So ganyan lang pa. So at least walang fault, walang naka-disable, basta lahat wala. 00 yung kaya natin nang mai-prove na sa inspector, sa kay kapitan, kung sino magtanong na okay yung fire alarm system natin. So ganyan lang par. Tapos pag ibalik na yan, pindutin na lang yung reset, mawala na yung alarm delay off pag ma-okay na siya. So thank you ulit sa mga panonood mga par, at least may idea tayo sa ganitong sistema. So wag nating sobrang isip na bakit may alarm, may ganyan, disable, may ilaw lang yan siya par. Hindi yan siya alarm, hindi yan siya fault. So normal lang yan siya sa consilium. So dito na side sa lips, so walang nakailaw. So ibig sabihin, normal. Yung fire, walang ilaw, pre-alarm, wala. Fault, wala. Kahit yung disable means na button, walang ilaw, yung word lang niya, yung may ilaw. So okay yan siya par, walang problema yan. So thank you mga par. June 25 ngayon, nakuha ko to ng video, medyo ano na to, late na. So si Ferris D ngayon, papunta rin kami na ano, sa Saudi pa rin, sobrang init. So thank you ulit sa panonood mga par, sana makatulong din to. At maliwanagan yung iba. So ganyan dapat, alarm delay, empty yung nakasulat. Wala dapat na nakalagay na 1 or 2 doon. So yun yung normal niya par. So thank you. So sa sharing mga par, sana may ma-share pa ako ng iba tungkol sa mga ganitong sistema. Thank you ulit mga